Una sa ating mga balita, Senator Bonggong muling hinikayat ang mga Pilipino na ipagpatuloy ang pagsunod sa mga health at quarantine protocols ng gobyerno. Anya, huwag isugal ang kalusugan ng kapwa nila lalo pat na nagbabadya ang panganib ng Omicron variant sa bansa. Muling nanawagan si Senador Cook para himukin ang mga Pilipino na sumunod sa health protocols ng gobyerno. Kasunod ito ng report ng Department of Tourism na nagkaroon ng quarantine breach o paglabag sa quarantine protocol sa bansa. Kumalat na din ang balita sa social media at ayon sa DOT, ang naturang quarantine violator ay hindi sumailalim sa tamang quarantine procedure nang dumating sa bansa mula sa Estados Unidos. Ayon kay Go, responsibilidad ng lahat na gawin ang nararapat upang tuluyan ng malampasan ang pandemya. Paalala ng senador na huwag maging kumpiyansa dahil delikado pa rin ang panahon. Masasayang lang niya ang COVID-19 response at vaccine rollout ng gobyerno kung marami ang hindi susunod sa protocol. Hinimok naman ni Go ang mga kababayang sasailalim sa isolation at quarantine protocols na isakripisyo muna ang kanilang pampersonal na aktibidad para sa kapakanan ng nakararami. Pinaalala ni Senador Go na masasayang ang pagod at sakripisyo ng mga medical frontliners kung patuloy na malalabag ang health at quarantine protocols sa bansa. Sa pagpasok ng buwan ng Enero, aabot sa 14 na kaso ng Omicron variant ang naitala ng Department of Health sa buong bansa. Tatlo sa mga ito ay local cases kung saan dalawa rito ay galing sa Bicol at isa sa Metro Manila. Ang natirang 11 ay mga imported na kaso. Mataas din na niya ang posibilidad ng local transmission ng naturang variant. Dumoble naman ang mga natatanggap na tawag ng hospital referral system. Inihayag ng DOH nitong ikalawa ng Enero na 85% ng COVID-19 patients na nasa intensive care unit ng mga ospital sa National Capital Region ay hindi pa bakunado. Umapela si Go na mapabilis ang pag-deploy ng mga bakuna sa buong bansa upang maatinan niya ang herd immunity. Hinikayat din niyang magkaisa ang lahat at magtulungan upang mapababa na ang bilang ng mga kaso at maluwagan muli ang mga restrictions.